Hi everyone, it's me, Jasmine, and in today's video, I will share with you an art journal spread idea that you can recreate. Super simple lang. While nakaprepare na ang ating art materials, ang next naman na pwede nating paghandaan ay kung ano yung gusto mong output after this activity. This time, ang gusto ko na output ay something brown or vintage or rusty. Basta medyo brown yung dominanting kulay na lalabas sa kanya. So, hindi ko ilalagay ang mga kulay na neon colors or sobrang tingkad, pero color white pwede naman. When you create something like this, paalala ko lang ha, baka kasi may tendency ka na maging perfectionist, naisip mo ang daming mali, to the point na hindi mo na ma-enjoy yung process. Alam mo ba na bukod dyan sa crumpled paper, yung susunod na element na ididikit ko ay ako yung mismong gumawa niyan. Here oh, dito sa aking Instagram account, yung recent ko na pinost, ayan siya. Pinrint ko lang siya sa sticker paper and make sure na ang papel na gagamitin mo ay matte at hindi satin, lalo na kung ang ink ng iyong printer ay liquid. Feeling mo din ba ang messy kapag yung glue ay nadidikit sa kamay mo or ikaw mismo yung nagpupunas sa paper? So, ako ganun din eh. Kaya ang ginawa kong hack ay ilalagay ko yung glue sa paper, tapos yung dulo niya na cup, yun yung orange. Siya na din mismo yung ipang kukuskus ko. So, wala nang messy sa kamay. Yay! Ito namang next na inad ko ay paper craft tape. Padalas yan yung nilalagay sa mga karton para idikit. And then ito naman, candy masking tape kasi bilog na siya agad. Sobrang cute niya. Bukod sa pagdidikit-dikit ng mga elements natin, ito din yung isa sa mga na-enjoy ko. Siyempre, ang pagsusulat. Ginamit ko ang mas matingkad na kulay ng brown gamit ang Atlas Felta. Yung tip niya ay parang nakaslant. Tapos ito naman, mas manipis na ballpoint pang decor sa gitna ng mga dahon. Ayan, dahon. Tapos, gusto ko yung pagkakamatch ng kulay nila kasi kahit pagkaiba, pero bagay, alam mo yun, parang sa relationship, wow! Normally, gumagamit ako ng pencil to outline yung mga drawing or doodles na gusto kong ipang-decor sa notebook ko. Pero this time, ginawa ko lang kung ano yung nafe-feel ko sa moment na yan. So, kung gusto ko ba ng wavy lines, edi okay. Tuldok-tuldok, edi okay. Bilog-bilog, okay pa din. At ano naman kung mali or tama, basta yun yung nafe-feel ko that time eh. So, sige, push lang. To fill out the spaces sa upper portion ng left side, gumawa din ako ng maliliit na leaves. At bukod dyan, mahilig din ako sa mga tuldok-tuldok, parang pollen grains. Ayan. Kasi wala lang, yung side na yan gusto ko something na madahon. Ayan. Dahil may iba akong ilalagay sa lower part ng right side at gusto ko parang magiging balanse sila.
Naglagay din ako ng lines dito sa ating sticker para mas makita siya or mabigyan pansin. Para sa mga tulad ko na private person at gusto ipakita sa world yung talent na meron ka, but at the same time ay gusto mo may maiwan pa rin na something private para sa sarili mo, what I suggest pagka nagsusulat ka ng ganyan or i-record mo yung process mo, you write something generic or yung tipong hindi mo ikakasama or hindi mo rin naman kakasama ng loob kapag ka lumabas siya in public. At kung sa picture naman yan, you can also blur out the private details of your journal. Ito na ang ating final output. Yay! Done!